Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Diyos aming Ama, Ikaw ang laging umapatnubay, gumagabay at nangunguna. Hayaan mong sa pagkilos ng iyong Espiritu sa kabanalan kami ay makapamuhay. At sa tibay at katatagan kami ay makapagpatuloy sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. So ang mensahe po ay may pamagat na joy and fearlessness. Kagalakan at kalikasang walang kinatatakutan. Joy and fearlessness. Sa Acts chapter 4, verse 28 and 29, nanalangin ang mga alagad. At ano kaya ang laman ng kanilang panalangin? For to do whatsoever thy hand and thy counsel determined before to be done. And now, Lord, behold their threatenings, and grant unto thy servants that with all boldness they may speak thy word. So, wala silang pangarap, kundi ang salita ng Diyos ay kanilang maipagsabi. At alam nila na ang kailangan nila ay katapangan. Kaya't ilang bagay po ang nais kong ating maunawaan. Ang unang mahalagang bagay, mabubuhay tayo na laging sa Jesucristo ang ating pag-asa at pagtitiwalaan at wala ng iba. Always Jesus, no one else. Laging si Jesucristo at wala nang iba. Ang pangalawa ay pagpapatuloy 24 oras, 7 araw kung linggo na mabubuhay tayo na walang kinatatakutan kundi ang Diyos. At ang pangatlo, kapag ganito ang ating pamumuhay, lagi tayong kukubkubin, lalo tayong susuubin, lalo tayong lalakipan ng kaluwalhatian ng Diyos. So ulitin kong muli, daily make it your stand. It is always Jesus, no one else. Pangalawa, fearlessness. 24/7, wala kang katatakutan kundi ang Diyos. Araw-araw po yan. And then, we shall be surrounded by God's glory. At napakahalagang atin pong maunawaan na ang simula ng simbahan ay sa kapangyarihan. At ang nagtatayo, nagbubuo at nangangasiwa. So the one who built and the one who complete the church and the one that maintained the church
It is not just going, but more so, it is growing. Hindi basta paghayo, kundi paglago at pagunlad sa ating pananampalataya. At tingnan natin ang dalawang simbahan sa pitong simbahan sa Asia na binigyan ng papuri ng Panginoon at ito ang simbahang Smyrna at Philadelphia. Sa Revelation 2 verse 8, ito po ang simbahan sa Smyrna. At ating tingnan yung mga katangian ng simbahang kinalulugdan ng Diyos. And unto the angel of the church in Smyrna write, these things saith the first and the last which was dead and is alive. Verse 9. I know thy works and tribulation and poverty, but thou art rich. And I know the blasphemy of them which say they are Jews and are not, but are the synagogue of Satan. Yung mga Kristiyano sa bayan ng Smyrna, sila ay patuloy sa paglilingkod sa Diyos. Sila ay patuloy sa gawain na iniutos ng Diyos na kanilang gawin. At sa kanilang pagsunod, sila ay dumaranas ng kapighatian sa kamay ng mga Hudyo. Pero hindi sila ang tunay na Hudyo, sapagkat ang tunay na Hudyo ay sa puso't isipan ay nakasentro lamang at nakadepende lamang ay sa Diyos. At pansinin natin, thy works, thy tribulation, and thy poverty, thou art rich. At yung unawain natin sa pananaw ng tao, yung tinatawag na common sense. Kung titingnan itong mga taga-Smyrna, ay parang mahirap sapagkat sila ay dumaraan ng mga kapighatian. Pero sila'y tuloy-tuloy sa paglilingkod sa Diyos. Sapagkat ang mahalaga ay sila'y maayos sa harapan at sa paningin ng Diyos. Kaya di nila alintana ang kapighatian at ang kahirapan. Sapagkat sila'y nakadepende lamang at nakaasa ay sa Diyos. Kaya napakahalaga po na ating maunawaan yung napakahalaga na dapat nating matutunan sa uri ng pananampalataya at buhay na kinalulugdan ng Diyos. At sila ay may gantimpala. Ang sabi sa verse 10, fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison that you may be tried, and you shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. So ang hinihingi po ng Panginoon ay ang pagtatapat ng mga Kristiyano sa Smyrna sa Diyos sa gitna ng kanilang mga pagsubok. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. So, kailangan sila'y nakatingin doon sa gantimpalang inihahanda at nakalaan sa lahat ng magpapatuloy na naglilingkod at tapat sa Diyos. Tingnan naman natin ang mga Kristiyano sa Pilipos. Dahil dito natin kukunin yung joy and fearlessness. At sa Revelation 3, verse 7, kung ang Smyrna ay mayaman sa paningin ng Diyos sa kabila ng kanilang kalagayan sa ibabaw ng lupa, ito namang Philadelphia believers. And to the angel of the church in Philadelphia write,
These things saith he that is holy, he that is true, he that hath the key of David, he that openeth and no man shutteth, and shutteth and no man openeth. So ang pagpapakilala dito kay Jesucristo, siya ay banal, he is holy, he is true, he has the key of David. So pansinin po natin, siya'y banal, siya'y totoo, at nasa kanya ang susi ni David. At siya ang nakapagbubukas at ang kanyang ibinukas, hindi may sasara ng sino mang tao. At kapag isinaranan niya, walang sino mang taong makapagbubukas. Kaya napakahalaga po na ating maunawaan na magtuloy-tuloy tayo sa ating pananampalataya, magtuloy-tuloy tayo sa ating katapatan sa Diyos na tumawag sa atin. At ang sabi sa verse 8, I know thy works. Behold, I have set before thee an open door, and no man can shut it. For thou hast a little strength, and hast kept my word, and hast not denied my name. Kaya kung atin pong unawain, ang mga taga-Smyrna ay nagtapat sa Diyos. Kaya sila ay pinaglaanan ng Diyos ng putong ng buhay, crown of life. At dito naman, sila ay nagpatuloy na tapat sa salita ng Diyos at hindi nila itinatwa ang pangalan ng Panginoon. Ibig sabihin, maligaya silang masabing mga alagad ng Panginoong Hesukristo. At ang sabi sa verse 9, Behold, I will make them of the synagogue of Satan, which say they are Jews and are not, and do lie. Behold, I will make them to come and worship before thy feet, and to know that I have loved thee. So, sino ang kanilang tagausig? Sino ang nagpapahirap sa kanila? The Jews that are not truly Jews. Mga Hudyo na hindi naman talagang tunay at totoong Hudyo, kundi sila ay galing sa sinagoga. Synagogue of who? Of Satan. At kung unawain po natin ang magiging taga-usig ng mga magpapatuloy sa pagtatapat sa Panginoon ay yung mga taong ang pakiramdam nila, sila ay banal, sila ay ligtas, sila ang matuwid. At mali yung mga nagtitiis at naghihintay at umaasa lamang ay sa Panginoon. Lagi silang may alok. Hindi Panginoon lamang, kailangan idagdag mo ito. Idagdag mo ito, idagdag mo ito. Ang kaligtasan ay hindi si Jesucristo lamang, yun yung mga alok. Pero ang katotohanan, ang kaligtasan ay tanging si Jesucristo lamang. Kaya kung atin pong unawain, kapag ikaw po'y nagpatuloy na walang pinagtitiwalaan at walang inaasahan kundi ang Panginoong Hesukristo. Nung dumating ang Panginoong Hesukristo, ang kanyang ipinangaral ay kaharian ng Diyos. At nung sumulat si Apostol Pablo, ipangaral ang Ebanghelyo ni Hesukristo at ang Ebanghelyo ni Hesukristo ay ang Ebanghelyo ng kaharian ng Diyos. At kung unawain natin, ang isang totoong Kristiyano ay magtitiwala sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo na siya lamang ang tanging daan sa ikaliligtas ng tao. Ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay ang naglagay ng hustuhang katiyakan, fullness of assurance. Hustuhang katiyakan na ang isang nagtiwala kay Hesukristo ay ligtas at nagpapatuloy na nagtitiwala kay Hesukristo. Kaya paano ang ating gagawin upang tayo ay hindi mapawalay sa Diyos? At ang pagkawalay sa Diyos ay yung pagkakaroon ng paglamlam o pagiging maligamgam sa relasyon sa Diyos.
E ano po ba ang pagiging maligamgam? Atin pong kilalanin ang mga kasangkapan para ang isang tao ay maging maligamgam at mag-alinlangan sa katapatan ng Diyos. Ano po kaya ito? Mga panalangin hindi nasasagot. Yun po ay magiging isang dahilan para ang isang Kristiyano ay huwag magpatuloy dahil siya ay napapagod, nanghihina at nagsasawa. Ang isa pa ay ang paninisi sa Diyos. Kung talagang mahal mo ako, ito po ang mga salitain ng mga naninisi o sinisisi ang Diyos. Kung talagang mahal mo ako, o Diyos, bakit ako'y pinabayaan mo? Bakit ako'y... So maraming katwiran at dahilan ang isang tao na nagsisimula ng mag-alinlangan sa katapatan ng Diyos. Pero laging tatandaan po natin, ang Diyos po ay tapat sa kanyang mga pangako. God is faithful to all His promises. Kaya naman, nahihirapan ang maraming mananampalataya dahil gusto nila sa kanilang oras at sa kanilang panahon at gusto nila ay madaliin ng Diyos ang pagpapala sa kanila. Pero laging tandaan po natin, ang mahalaga ay ikaw at ako ay dahan-dahang umuunlad ang pagtitiwala sa Diyos. Amen po ba? So, hindi po ito mangyayaring bigla. Ito po ay slowly, gradually, but surely. Huwag po nating sisisihin ng Diyos. Dahil alam niya ang kanyang ginagawa at ang isang mahalagang katotohanan, hindi natin alam kung ano ang kabuuan ng gawain ng Diyos sa ating buhay. Kaya dun po ay magkakaroon tayo ng katanungan. Totoo kaya ang pagiging Kristiyano? Totoo kaya itong aking dinadaluhang gawain? Yan po ay personal na kailangang matugon ng ating puso. At ang katugunan ay tiyak na personal ang relasyon sa Diyos, na kahit ano ang nangyayari sa atin ay magtiwala tayo na alam ng Diyos ang kanyang ginagawa sa iyo at sa akin. Kaya magsisimula po tayo ay sa panimula. Nung tayo'y iligtas, tayo'y naligtas dahil sa pag-ibig ng Diyos. Kaya dun sa pag-ibig ng Diyos na nagligtas sa atin at ito ay naisakatuparan sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoong Hesukristo doon sa krus sa Kalbaryo. So yung kamatayan ng Panginoon doon sa krus sa Kalbaryo, yun po yung pagpapatunay ng dakilang pag-ibig ng Diyos. Kaya ikaw at ako'y iniibig ng Diyos at hindi niya ibig na tayo ay mabigo, hindi niya ibig na tayo ay nagkakasakit, hindi niya ibig ito. At kung sakaling mangyari sa atin, magbalik loob agad tayo sa Diyos. Kaya nga, ating unawain, ikaw at ako'y iniibig ng Diyos. Wala pong pag-alinlangan, iniibig tayo ng Diyos. At kailangan dito sa pag-ibig na ito, ito po ay ating tanggapin, at ito po ay ating paniwalaan, ito po ay ating gamitin. Ang mag-asawa, pag nagpakasal, ang ibig sabihin, yung pag-ibig ng isa't isa ay nagkasundo. Tama po ba? At pag sila'y naikasal, meron tinatawag na honeymoon stage. Kaya kapag ikaw ay na-born again, ikaw po ay katulad ng lalaki at babaeng ikinasal, doon po nagsisimula yung tinatawag na pagiging anak ng Diyos. At ang pangalwa na naganap pag tayo na born again ay yung tinatawag na betrothal. Sapagkat ang simbahan po ay babaeng itinakdang makakaisang dibdib ng Panginoon. Ang Panginoon ang ulo ng kanyang katawan at ang kanyang katawan ay ang simbahan. Kaya't kapag ang mag-asawa ay ikinasal, ang lalaki ang ulo katulad ni Hesukristo sa simbahan at ang babae ang katawan. Kaya't kung titingnan po natin, nasa ulo ang katalinuhan, nasa ulo ang karunungan para ang buong katawan ay kanyang mapatnubayan, magabayan at
pangunahan sa karunungan at pagsisiwalat ng kaalaman. So, magiging po tayong matibay at matatag sapagkat si Jesucristo ang ating ulo at si Jesucristo din ang nakatakdang ating makakaisang dibdib at ito ay hiwaga. This is a mystery. At kahit hiwaga, ito'y dapat nating paniwalaan kung paano ito mangyayari, hindi natin ito mauunawaan kapag daka. Kaya kailangang paniwalaan natin at sa sandaling paniwalaan natin, pananagutan na tayo ng Panginoong Jesucristo. Kaya't napakahalaga po, ipagpatuloy natin yung ating pakikipag-ibigan sa Diyos. Kaya huwag mong aalisin sa iyong buhay yon sa pagkagising, makikipag-ibigan tayo sa Panginoong Jesus. Sa maghapon, makikipag-usap tayo sa Panginoong Jesus. Sa lahat ng ating gagawin, sasangguniin natin siya. Sapagkat siya lagi ang nasa unahan natin at kailangan, ito po'y personal. Ito po'y personal na relasyon. Katulad ng mag-asawa, itinatanong ng babae kung ano ang kanyang iluluto sa kanyang asawa. O di kaya ang lalaki ang humihiling na ipagluto siya ng ganitong ulam sa ganung araw. So makikita po natin na ito'y buhay na relasyon. Ito po ay pag-uusap ng mag-asawa sapagkat ang tibay at katatagan ng mag-asawa ay ang pagkukwentuhan ng mag-asawa. Kaya't ang tibay ng ating pananampalataya ay ang pagkukwentuhan natin at ng Panginoon sapagkat ang Panginoon ang siyang laging handang tulong. Amen po ba? At ang Panginoon din ang siyang laging handang kalusugan sa iyo at sa akin. Kaya nga, unawain nating mabuti, huwag mong pababayaan ang iyong honeymoon stage of first love. Laging makikipag-ibigan tayo sa Panginoon. At kapag nagsanay tayo sa pakikipag-ibigang ito, magugulat ka na lamang sapagkat yung mga kailangan mo sa pangaraw-araw mong buhay ay idinaragdag ng Panginoon para ikaw ay matuto na ang Diyos ang namamahal at nangangasiwa sa iyo at sa akin sapagkat si Jesucristo ang ating ulo at tayo ang bahagi ng katawan. Muli, ito ay isang hiwaga at hindi ito maipapaliwanag ng detalyado pero kapag ito ay pinaniwalaan at tinanggap, katulad ng mga bata, pag sinabi mo na ikaw ang bahala sa kanya, maniniwala yung iyong anak. Kapag sinabi natin sa ating batang anak, mamaya may gatas ka. Mamaya meron kang siopaw. Mamaya. At yung bata ay naniniwala na walang pagtatanong. Kaya yun po yung relasyon ng pakikipag-ibigan at ating laging paniwalaan na alam ng Panginoon ang lahat ng iyo at aking kailangan. Alam ng Diyos. At dahil siya may alam, paniwalaan natin na idaragdag niya ang lahat ng ating pangangailangan. Yun po yung first love, yun po yung honeymoon stage. Nag-uusap tayo ng Panginoon. Ikaw at ang Panginoon, ako at ang Panginoon. At ang pangalawa, kailangan tayo po ay nakasentro sa pakikipag-ibigan. Laging gagawin natin yung unang pag-ibig at ipagpapatuloy natin ang ating pakikipag-ibigan sa Panginoon. At habang dumaraan ang mga araw, ito ay nagiging sakdal, ito ay nagiging ganap. Ano po ba ang sakdal na pag-ibig? Bakit tumatagal ang isang mag-asawa na 10 taong kasal at hindi naghihiwalay? 20 taong kasal at magkasama pa rin. 30 taong kasal, magkasama pa rin. 37 taong kasal, magkasama pa rin. 59 taong kasal at magkasama pa rin. Ano po ang dahilan? Yun pong first love at yun pong growing in love. For the perfecting of that love relationship. Kaya, paano ito gagawin? Nung marinig ko kanina sa YouTube si Benny Hinn, na
talagang kailangang iyong aminin kung ano talaga ang iyong kalagayan sa buhay. At inamin niya na ang kanyang utang ay 2.5 million US dollars. Yun po ay sa praise at tone ng TBN. Ngayon, kung nagkaroon po ako ng lakas ng loob at hamon, kung titingnan po ninyo ako, relax, maaliwalas lagi ang mukha. Pero yung hindi ninyo alam, pumapailan lang ang mga programa sa radyo, telebisyon, TBN, Asia, EBN, mas matindi po ang gastos ng EBN, at ang Zoe Light TV. Tayo po ang isa sa maraming palatuntunan sa telebisyon. Pero ang hindi ninyo alam at nais kong inyong malaman para madala ninyo sa panalangin at tiyak kong kayo'y pasasaganain ng Diyos. Ang pagkakautang po ng ministeryo, hindi po sa akin personally, wala po ako. 5,159,000. Yun po yung current na total na aking mga bayaran. Hello? Kaya niyong mabuhay na walang stress? Manalig ka sa Diyos. Amen? Amen? Cross over and possess the land. Dun po sa amount na yon sa 5,159,000, yung lahat po ng verses na iniutos sa akin ng Banal na Espiritu, bumagsak po yon sa Deuteronomy 9:1. At ang sabi niya, ito ang iyong gagawin. At nagsunod-sunod na po ang kapahayagan, prophecy. Prepare the road and clear the way. Tingnan natin sandali yung Deuteronomy 9:1. Nais kong inyo pong maunawaan yan. Kapag ang ministeryo ay naging debt-free, pansinin po natin, sabay-sabay po yan, bukod po dun sa Prayer Mountain, yung rehabilitation ito. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayong sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen, at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala, biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa second floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon. And it's always a great day to live. Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry.
dapat ay magkaroon tayo ng marubdob na debosyon sa Panginoon. Dahil ang isang lalaki o isang babaeng marubdob ang kanyang debosyon, maalab ang kanyang pakikipag-ibigan sa Diyos, lahat ng taong dadalhin ng Diyos sa kanya ay makakatikim nung resulta nung debosyon niya sa Diyos. Kaya mangyayari ito kapag ating pinaunlad yung ating unang pag-ibig, kapag pinalago natin yung ating pag-ibig, at kung paano ito isasagawa, tanging ikaw at ang banal na Espiritu ang dapat na nag-uusap araw at gabi. Kailangang laging sinasangguni mo ang Diyos. Kailangang laging hinihingi mo ang patnubay at kaaliwan at pagtuturo ng banal na Espiritu. At ito po ang laging tandaan natin. Magkakaroon ka ng katiwasayan. Magkakaroon ka ng kaginhawahan sapagkat yung buhay mong pagtitiwala sa Diyos ay pauunla rin niya. Kaya kung ating papansinin po, joy and fearlessness, galak at buhay na walang kinatatakutan. Kaya't ikaw at ako ay labis na iniibig ng Diyos at ito'y wag na wag mong pag-aalinlanganan. Ngayon, dumarating sa buhay ng isang Kristiyano na lumalaki ang kanyang bayaran. At hindi naman lumalaki ang kanyang kinikita. Kung tayo po ay magiging tapat na magsisiyasat, babalikan natin ang mga nagdaang panahon sa ating buhay. Gaano ang alab natin sa Diyos nung marami tayong pera? Gaano ang alab natin sa Diyos nung maganda ang takbo ng ating kabuhayan? At dito ay makikita natin kung talagang totohanan tayong maalab o hindi. At napakadali naman ang panukat. Iniutos ng Diyos na huwag kaliligtaan ang pagdalo sa pagtitipon. So siyasatin na natin ang ating sarili sa buong isang buwan, kung apat na linggo ito, ilan doon sa apat na linggo o pagminsan lima ang linggo, ilan doon sa mga linggo ng buwan ng Mayo tayo ay nakadalo? O ilan ang linggo sa buong buwan ng Mayo na hindi tayo nakadalo? At kung sakaling tayo'y nakadalo, ano yung uri ng ating pagtigil sa lugar ng pagsamba? So, titingnan natin yung uri, yung quality ng ating pag-upo, ng ating pagtayo, ng ating pag-awit. Ano yung uri yun? Gaano ka taas, gaano kahalaga sa iyo ang pagsamba? At kung hindi naman nakadalo, ano ang dahilan? Kailangan ang dahilan ay yung hindi hihigit doon sa pagpapahalaga sa Diyos. Kailangan ang dahilan ay mataas na dahilan, sapagkat ang lahat ng dahilan, kung hindi mas mahalaga, wala nang hihigit kasi sa buhay na pakikipag-ibigan sa Diyos. Wala nang tataas pa ron. Kaya kailangang maunawa natin ang debosyon. Kailangang maunawaan natin ang zeal. Kailangang maunawaan natin ang conviction. Kailangang maunawaan natin ang commitment. At nang sa gayon, kapag tuklasan natin na tayo talaga ay deboto, na tayo talaga ay nakatalaga ng buong-buo ang ating buhay, kahit ano ang mangyari, hindi ka mangangamba sapagkat alam mo na iyong naibigay sa Diyos ang kanyang hinihingi. At doon po tayo magkakaroon ng kagalakan, at pag tayo may kagalakan, magiging tayong matapang at hindi tayo matatakot sa anumang mga nangyayari sa ating araw-araw na buhay. Napakarami pong
gagalingan ng takot. Kaya napakahalaga po yung banal na komunyon. Holy Communion always result in birthing wisdom and revelation. So yun pong banal nating pakikisama sa Panginoon, ito po'y magsisilang ng mga karunungan at kapahayagan kung ano ang ginagawa ng Diyos sa iyo at sa aking buhay. At kung ano ang gagawin natin sa ginagawa ng Diyos sa ating buhay sa bawat araw. Kaya napakahalaga po. Laging ang tiwala natin sa Panginoon lang, laging nakasandig lamang tayo sa Panginoon sapagkat ang Panginoon lamang ang ating kailangan. Kaya kahit ano ang hanap buhay ng sino man sa atin, kapag ika'y nakadepende sa Panginoong Hesukristo, ang Panginoong Hesukristo ang magiging laging nasa unahan natin. Huwag nating ilalagay ang Panginoong Hesukristo sa tagiliran. Kailangan siya ay laging nasa unahan natin sapagkat alam niya ang landas, sapagkat siya ang tanging daan. Ngayon, ano po ba ang fearlessness? Ang isa pong uri ng pag-uugali at kalikasan ay ang pagiging walang takot sa kamatayan. Ang kinatatakutan ng mga tao ay kamatayan, pero laging tandaan natin lahat ng tao ay mamamatay. Bakit mo katatakutan ang tiyak na mangyayari? Kaya kapag napagtagumpayan natin ang takot sa kamatayan, wala na tayong ibang katatakutan. Kapag ang isang tao ay takot mamatay, ang kanyang maiisip, para siyang Diyos, paano na kapag siya'y namatay? Paano na ang kanyang mga mahal sa buhay? Paano na? So inilalagay niya sa kanyang kamay ang gawain ng Diyos. Kaya kapag ikaw ay walang takot sa kamatayan at tayong lahat ay walang takot sa kamatayan, inilalagay natin sa Diyos, sa kanyang kamay, ang ating buong buhay at bawat araw. Amen po ba? At kapag wala kang takot sa kamatayan, wala kang sasayanging oras, araw, gabi ng pamamahinga, dahil meron pong natatakot matulog, dahil baka siya bangungutin. Eh, kailan siya tutulog? Eh, pag inantok, ay makakatulog. Kaya alisin ang lahat ng takot, paniwalaan na tayo ay nasa kamay ng Diyos. Kapag ang bawat tao ay nagtagumpay sa takot sa kamatayan, ulitin kong muli, ang matitira na lang sa kanya ay takot sa Diyos. Kapag ang tao ay takot sa namamatay, darating ang iba't ibang anak ng takot sa kamatayan. Ano ang mga anak ng takot sa kamatayan? Because the fear of death is the mother of all failure, of all anxieties. Kapag takot ang isang tao mamatay, mamimili siya ng mga gamot at hindi niya namamalayan, ubus na yung kanyang sweldo sa gamot pa lang. At hindi rin niya namamalayan na ang dami pang nakapagpapabigat sa kanyang isipan sapagkat maraming kagastusan ang buhay. Naniniwala ka bang marami kang gastusin? Amen. So, dahil lahat tayo maraming gastusin, kaya kailangan ang takot lang natin sa Diyos sapagkat ang takot sa Diyos, sabi ng Biblia, ay nagbibigay ng kalinisan. The fear of the Lord make it clean. Kaya nga, kapag tayo ay may takot sa Diyos, magigita yung walang kinatatakutan at ikaw ay magkakaroon ng kakaibang katapangan. Courage, bravery, and boldness. Lakas ng loob, katapangan sa isipan, at tapang sa pagtitiwala sa Diyos. Kahit kung nagagawa mo ng magalak, at tinitingnan mo ang lahat ng nangyayaring hindi pangit kundi maganda. Kahit kung titingnan po natin, maliwanag po ang sinabi sa Ecclesiastes, may oras ng pagtatanim at may oras ng pagbunot.
May oras ng pagtatayo at may oras ng paggiba. May oras ng pagsisilang at may oras din ng kamatayan. At lahat ng bagay sa takdang oras nito, ito ay magiging maganda. So ano po ang ibig sabihin? Ang ibig sabihin, kung tayo ay masagana ngayon, magdiwang tayo sa Diyos. Pero kung sakali na naubos na yung ating mga naipon na salapi, magdiwang pa rin tayo sa Diyos. Sabagat may alalahanin tayong panahon ng ating kasaganaan. At kung sakaling ito'y pansamantalang nawala, ito'y maibabalik sapagkat ikaw ay malakas at malusog at maligaya sa Panginoon. Amen? Hallelujah! Kaya huwag mong iiyakan ang mga kabiguan. Sa halip, tingnan mo na may magandang ipapalit ang Diyos doon sa ating mga kabiguan at ito'y higit na mas maganda kaysa mga nagdaang taon ng ating buhay. Dahil laging tama ang Diyos. Hindi lang tayo mapanghimasukan ng Diyos dahil akala natin tama yung ating mga ginagawa. At ang Diyos manghihimasok lang kung papayag tayong tayo ay panghimasukan kapag inanyayahan na natin siya sa panahon ng ating kabiguan, kapag inanyayahan natin siya sa panahon ng pagkakasakit ng ating katawan, at ang pag-anyaya sa Kanya ay ang pagsisisi at pagsasabi, Panginoon, nung ako po'y maunlad, napaka-bilis ko pong manalangin. Alam mo, pag tayo ay maunlad, hindi tayo magkakaroon ng mataas na uri ng panalangin. Kapag tayo maunlad, ang pagpapasalamat natin mabilis. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo po, Panginoon. Babay, Panginoon. Ganun lang kaiksi ang panalangin. Bakit? Maunlad. Pero kapag bigo, maghapon na umiiyak sa harapan ng Diyos. Kaya nga ating unawain, magkaroon tayo ng balansing buhay. Ang pagdaing sa Diyos, gawin nating isang minuto lang. Hello? At ang katuwaan natin sa Diyos, gawin nating 24 oras. Alin ang mas magandang idudulot, yung pagdaing o yung kagalakan? Kagalakan, ayan, alam pala natin eh. Amen? Sabihin mo lang, Diyos ko, ito po ang kailangan ko at alam kong alam mo ito. Susambahin mo na siya, sapagkat ang sabi ng Biblia, hindi dinirinig lang Diyos ang makasalanan. Ang dinirinig niya ay yung sumasamba sa Kanya. Kaya ipaalam mo lang sa Diyos, sapagkat ang sabi roon, lahat ng kailangan ninyo ay alam ko, sapagkat ako ang inyong Diyos. Ngayon kung alam ng Diyos yung ating kailangan, ba't papaliwanagan mo pa ang Diyos? Alam mo naman, Panginoon, na ito'y kailangan ko at alam mo ba kung bakit ko ito'y kailangan? That is not necessary to explain to God. Alam ng Diyos yung kailangan mo. Alam ng Diyos na kailangan mo ng kagalingan. Alam ng Diyos na kailangan mo niyang perang yan. Huwag ka nang magpaliwanag sa Diyos dahil alam niya. Sambahin mo na lang ang Diyos. Parangalan mo na lang ang Diyos. Paburihan mo na ang Diyos. At magugulat ka sapagkat doon dadaloy ang kaginhawahan. Doon dadaloy ang mga taong matagal na kasama mo pero hindi mo nakita na sila yung mga taong gamit ng Diyos para ikaw ay magtagumpay at umunla dahil nakatingin kay sa malayo, kaya hindi mo makita na ang asawa mo pala ang pinakamagandang asset ng iyong buhay. Hello? Kaya marami pong nabubulid sa immoral na buhay dahil hindi nila napapansin na yung kanyang mga anak ang kayamanang bigay ng Diyos na sinabi ng Biblia. Kaya kung ikay may anak, anumang uri ng ugali ng iyong anak, yung anak mo ay kayamanan mo. Amen po ba? At kapag iyong tinignan ang mga anak mo ay kayamanang mula sa Diyos, ikaw po hindi maghihirap sapagkat sa panahon ng iyong pagriritiro, ang mga anak mo ang bubusugin ng Diyos ng sobra-sobra at hindi ka hihingi sa anak mo dahil sobra, dadaloy ito sa kanila, sa iyo. Kaya sabi ng iba, baka ako'y kalimutan ng aking anak, kaya sila nag-iimbak ng mga pera.
Ito ang sasabihin ko sa inyo, pag ang iyong mga anak ay inakay mo na maging maalam sa Diyos, sila'y magkakaroon ng sobrang pagpapala, hindi ka nahihingi dahil yun ay aawas patungo sa iyo. Oh, purihin ng Panginoon. Dahil, paano na makatutulong ang anak kung hindi mo tinuruan ng kaligtasan at ng kasaganaan? Dalawang bagay. Kailangan huwag nating aalisin sa ating isipan ang kaligtasan. Pangalawa, ang masaganang buhay. Ang sabi ng Panginoon, ako'y dumating upang sirain ang gawa ng Diablo. Ako'y dumating hindi para paglingkuran, ako'y dumating upang maglingkod. Kaya napakaliwanag at ang pangatlong sabi ng Panginoon, ako'y dumating na ang dala ko ay kasaganaan. Abundant life. Kaya kung ito'y makikita ng mga ating mga anak, manukang at mga apo, yung kasaganaan na dala ng Panginoong Hesukristo, ito ang sasabihin ko sa inyo, ikaw ay magkakaroon ng tamang oras ng pagtulog at pamamahinga sa iyong katawan at hindi ka aantukin dahil tama ang iyong tulog. Hello? So, kung alam mo kung paano gamitin ang kaligtasan at ang masaganang buhay, hindi ka mag-aalala pag ikay may problema sapagkat alam mo, ang Diyos natin ang bahala dun sa ating mga suliranin. Kaya ang ating pag-uukol ng pagpapahalaga ay laging sa Diyos. Kaya unawain nating mabuti. Kita ng Diyos ang ating gawain. Alam ng Diyos ang laman ng ating puso. Alam ng Diyos ang ating iniisip. At alam ng Diyos ang ating kinabukasan sapagkat siya ay Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. At alam ng Diyos kung ano ang gagawin sa iyo at sa akin. At alam din ng Diyos kung paano niya tayo pasisiglahin. Alam ng Diyos kung paano niya tayo puproteksyonan. Alam ng Diyos kung paano ka iaangat alang-alang sa kanyang dakilang pangalan. Remember this, that God desire always to bless us for His name's sake, for His mercy's sake, for His righteousness' sake. Lahat po ay alang-alang at para sa Kanya. Hindi ipahihiya ng Diyos ang Kanyang dakilang pangalan sapagkat Siya ang may likha sa iyo at sa akin. Kaya nga sabi ni Moses sa Diyos, Diyos kong Panginoon, ipahihiya mo ba ang iyong dakilang pangalan? Na ang iyong mga anak na aking ipinangaral ang iyong pangalan na ikaw ay dakilang Diyos at ikaw ay nagpapala. Hahayaan mo bang sila'y mamatay sa gutom sa gitna ng ilang? Ang gusto ng Diyos ay may nakikiusap at yun po'y intercession. Hindi po hahayaan ng Diyos kapag ikay nanalangin na ang anak mo ay maghirap. Hello? Kapag ikaw po'y namagitan sa kabutihan ng iyong anak, saan mang panig ng daigdig siya'y naruroon, ikay diringgi ng Diyos. At dininig ng Diyos si Moses sapagkat natutuwa ang Diyos kapag may nakiusap sa Kanya. Answered prayer is asking the right thing from God. Paghingi ng tamang kahilingan sa Diyos. At ang kahilingan para magpala ay tama sa pandinig ng Diyos. Kaya napakataas po ng intercessory prayer dahil ikaw ay nakikipaglaban hindi para sa iyo kundi para sa iba. Ikaw ay humihingi sa Diyos hindi para sa iyo. So your prayer is selfless. At kapag ikay humingi na ng para sa iyo, magugulat ka dahil wala ka ng pagkakataong humingi. Dahil nasa refrigerator mo na yung iyong kailangan, wala ka ng pagkakataon pang humingi sapagkat kasalubong mo na yung may dala nung kailangan mong halaga ng salapi dahil may pangarap ka na ang Diyos ay iyong maluwalhati at maparangalan. At pag nagkaroon ka ng maraming karanasan, matutuklasan mo ngayon na ang bukas na pintuan walang makapagsasara at ang nakasarang pintuan ay walang makapagbubukas. Kaya kung ikaw ay deboto ang relasyon sa Diyos at ang komunyon mo sa Diyos ay alam. Tandaan mo po ito, makikita mo yung saradong pintuan. Bakit ka kakatok sa isang pintuang nakakandado na ay nakatanikala pa? Eh meron namang nakabukas na pintuan, iyo lamang ibubukas. Kaya kung ikaw ay deboto at ang komunyon mo sa Diyos at ang pakikipag-ibigan ay matindi, ibubulong ng banal na Espiritu. Yang pangit na pintuan nandyan ang iyong kayamanan. Kapag ginamit po natin ang common sense,
pipilitin nating buksan yung gintong pintuan na nakatanikala sapagkat ang ginamit natin ay ang ating sariling pag-iisip. Siguro dahil ginto ang pintuan. Meron kasing gintong parakale na ang ibig sabihin hindi totoong ginto. Hello? Kaya marami ang nagsasayang ng taon ng kanilang buhay sa pag-aakalang yun yung kayamanan ng kailangan nila. Laging tandaan mo po, ang kayamanan ng walang kasamang magabag, pagminsan ay sa hindi mo sukat akalaing lugar. Ang Panginoong Hesukristo, nabuhay ang kanyang kabataan sa Nazaret. Sinong mag-aakalang siya ay Mesiyas? Ang inihula ng Biblia ng mga propeta sa Bethlehem, isisilang ang Mesiyas, hindi sa Nazaret, hindi sa Galilea. At dahil nga hindi nila alam na si Hesukristo ay isinilang sa Bethlehem. Kaya napakahalaga po na umalab at umunlad ang ating personal na pakikipag-ibigan sa Panginoon upang maisiwalat ng banal na Espiritu yung hanap buhay mo ang naririyan, ang buntong pagpapala, iyong mahalin yan at iyong pagsumakitan na parang ikaw ay naglilingkod sa iyong Panginoon. Yang iyong mga anak ang ginto na nasa iyong kamay, kaya mahalin mo, arugain mo, at laging tandaan mo, magtipid ka na sa sarili mo, pero wag sa iyong mga anak, lalo na kung sanggol pa. Napakahalaga po na pahalagahan natin ang mahalaga. Joy and fearlessness, the two key factors for all of us to be successful. Dalawang mahalagang susi na magdadala sa atin sa matagumpay na buhay. Joy and fearlessness. Magalak ka lamang sapagkat isang araw, hindi lamang tatabuin, gagamit ka ng napakalaking pansalo at hindi mo kayang bilangin habang nabubuhay ka ang mga pagpapalang nakalaan sa iyo. Amen? At yan ay kasama natin araw at gabi. So, again, always, always trust in Jesus, no one else. Pangalawa, fearlessness. Fearlessness, joy and fearlessness. Pangatlo, you are surrounded with God's glory. Ano po ang ibig sabihin? Sa Psalms 85:9. Dito po tayo magtatapos, Psalms 85:9. Surely His salvation is nigh them that fear Him, that glory may dwell in our land. So tiyak na ang kaligtasan ay katabi o kalapit ng mga may takot sa Kanya at ang Kanyang kaluwalhatian ay makapaninirahan sa Pilipinas. Amen po ba? So if the glory of the Lord is in the Philippines and that glory is in the Philippines, makikita mo ang pag-unlad ng bansa. Kung titingnan mo sa ngayon, bumabagsak ang peso dollar na palitan. 41.80 na yata. So, makikita po natin na ikaw at ako ay kailangan buhayin natin ang una nating pag-ibig. Magsiksik po tayo sa piling ng Panginoon sa mga oras at sandali na tayo'y nananalangin. At ito ang sasabihin ko sa inyo, hindi mo po ikalulungkot ang desisyon niya. Mananangin tayo. O Diyos aming Ama, ang kapangyarihan ng iyong Espiritu ang nagdadala sa amin ng paghakbang at pagkilos sa buhay na walang anumang kinatatakutan. Manwalhati ang banal at dakila mong pangalan sa pangalan ni Jesus. At ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. Amen. Ang Diyos po ay napakabuti. God bless you po.
Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayong sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunang ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa second floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live.